homemade rice wine. Sa isang cup na bigas, isang cup din na malagkit na bigas. Lutuin sa maliit na apoy. 10 minuto lang yung medyo maligat, yung hindi lutong-luto ano. So ay ito ay talagang magandang kombinasyon para sa rice wine. Pag naluto nyo na ay ihanguin at palamigin at pagkalamig ay lagyan ngayon ng 5 tablespoon na powder na bigas. So ito ay halo-haluin at lagyan nyo rin ng 5 tablespoon na sugar, haluin ng haluin. At pag yan ay talagang nahalo na, ilagay nyo ngayon sa isang jar. Pwedeng lagyan ng yeast at pwedeng hindi lagyan ng yeast kasi ito talagang natural ang asim na mangyayari. So sugar nga lang at saka yung kanin talagang pag pinagsama, napaka-asim na niya ng kalalabasan. Kaya nga pag medyo nagkakaedad, pinagbabawal na yun talagang sobrang kanin at sobrang sugar sa ating katawan. Yan yung dahilan nagiging asid, ano? So kapag ito ay nahalo nyo na, ay ilagay lang sa jar at takpan ito kahit na hindi cheesecloth ay pwede dahil ito ay kailangan talagang umasin ng husto, no? So 3 times a week talagang kailangan ihahalo-haluin nyo at titikman-tikman nyo. So after 1 month at na natikman ninyo na okay naman sa inyong panlasa, ay pwede nyo nang inumin. So kung ayaw nyo naman at mas gusto nyo pa yung mas matapang, ay pagtagalin ng pagtagalin, halo lang kayo ng halo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!